Hi guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng sumbusa. Ito po ay halos kinahihiligan at parang kasama na sa kultura nila ang paggagawa ng sumbusa at pagluluto po. Ito po ay talagang kinakarir, lalo na po sa panahon ng Ramadan. Marami po silang stock nito dahil araw-araw po ito nila ipinaluluto. So, papakita ko po sa inyo. Ito po ang ating giniling na karneng tupa na igigisa po natin sa sibuyas. Kaunting mantika lamang po ang nilalagay kapag nagigisa po ng karne ng tupa para po sa sumusa. Para po hindi po lumabas maraming mantika mamaya. So, ayan po. Kapag naginigisa na po siya, ayan po siya. And then, pag medyo brown na po siya at wala na po siyang tubig sa loob, kasi po magtutubig yan. Kapag po tuyo na po siyang ganyan, ibig sabihin po is okay na po siya. Dapat po, brown na po siya at wala na pong tubig sa loob. Kasi po nagtutubig yan. And then, kapag po ay okay na siya, nagisa na po, tapos na po, pwede na po siyang lagyan ng sibuyas. Pang suporta lang po na magkaroon po siya ng lasa pa. Pero kung ayaw niyo po, dahil ayaw ng kakain, eh hindi na po kailangan magtagdag ng sibuyas. Guys, ito po ang mga vegetables na gagamitin natin para sa ating sumbusa. Sumbusa lahat. Kailangan po talaga ka isang kapatid. Pampalasa po. Pero pwede po ninyong bawasan o tanggalan kung ano lang po ang gusto ninyong ihalo sa inyong gagawing sumbusa. Meron po tayong technique para sa para po isilang po ang paghiwa ng ating mga gulay. So, kagaya po nitong gulay na ito, kasama po ito sa mga ingredients natin na vegetable, kasama sa mga vegetables natin para sa sumbusa natin. So, pwede po natin siyang hiwain po dyan po sa pinaka goma niya, yung rubber po. Ayan, ganyan po. Yan. Ibukod na po natin yung nahiwa na yan. So, yan po, hindi natin kailangan yan po tangkay. Dahon lang po ang ating gagamitin. Ganyan po, para hindi po makalat ang inyong kusina. And then, ito naman po, pagkahiwa nyo po sa kabilang dulo, yung kabilang dulo, itatayo nyo lang po siyang ganyan. Pantayin nyo po yung lalo, and then ihiwaan nyo lang po siya. So, yun din po ang pinaka-technic po niya. Para hindi po kayo mahirapan. Ayan po. So, kanya-kanya tayong diskarte para hindi po tayo masyadong mahirapan. And then, pipiliin nyo na po yung mga hindi na po kailangan. Siyempre po, huhugasan po natin ito. Iisa-isahin po natin itong spring onion. Kasi po nandiyan po talaga yung likabok po niya, crab. Buhangin. Isa-isahin po natin siya na huhugasan. Mararamdaman niyo po yung kapag huhugasan niyo siya. Talagang may buhangin siya. Ayan po, huhugasan natin. Sa panahon po ngayon may COVID, dapat nga po ay pwede po siyang lagyan ng pagkatapos po siyang hugasan, pwede po natin siyang lagyan ng konting suka yung tubig, pinapalas po. And then po, patutuyuin natin siya. Dapat po talagang drain po siya para hindi po siya magpasa-pasa. So, umpisa na po tayo maghiwa ng ating vegetables. Ayan po ang ating gagamitin at paglalagyan. Kapag po naghiwa tayo ng gulay para po sa ating sumbusa, dapat po ito ay pino lang po. Maliliit na hiwa. Yan, ganyan po. So, ganyan po ang gagawin natin sa lahat ng gulay na yan. Maliliit po ang pagkakatsyan-tsyan.
So, ayan na po siya. Sama-sama na po siya. Ayan na po. Kompleto na po yan ng lahat ng gulay na kakailanganin natin para sa sumbusa. So, balikan po natin itong sumbusa natin na laham. Itong ating karne na gininig na. Dalo po na po. Ilalagay na po natin ang ating vegetables. Ayan na po. So, ayan na po. Haluin po natin siya mabuti para po lahat ay merong vegetables. Ayan na po. So, dapat po tikman natin siya. So, lagyan din natin siya ng konting salt kasi marami po yung gulay na dinagdag po natin. Ito po ang ating pambalot. Tapos po ng ating sumbusa. Ito naman po ay harina na nilagyan po ng tubig. Ganyan po. So, tubig lang po yan at harina. Pandikit po. Ito po ang ating pambalot. Hinihiwa po siya ng ganyan sa kabilang dulo lang po. Ayan. Hindi po pantay ang pagkakahiwa. Ayan po ang ating eksakto na gagawin mo ngayon. Ayan na po, nakaready na po siya para sa ating pagbabalo. Actual po, kung paano ko po ito ginagawa. Ito po yung aking ginawang harina na may tubig. Hinalo-halo at ayan po gagamitin nating pandikit. Ito po ang laham na may mga gulay po. At syempre ang ating pambalot. Ayan po. At nahiwaan na rin po natin siya sa kabilang dulo. So, ayan po. Ayan. Please keep watching po sa mga hindi pa po marunong gumawa ng sumbusa. Ayan po. Kailangan po sigurado po na hindi po makakalusot sa ilalim yung sumbusa kasi po piniprito po ito. Pag may lumusot po na karne o vegetables dyan, sigurado po na magpuputok-putok po ang samantika. So, dapat po mahigpit po natin siyang isasara. Dapat po wala pong lalabas. Ayan po. Nakasiksik po siya hanggang sa ilalim. Ayan po, babalutin na po natin siya simula sa dulo hanggang sa kabilang dulo po. Ayan po. Ayan. So, dapat po, maayos po natin siyang ibabalot. And then, pwede pong bawasan natin kung sobra po siya para wag po masyadong makapal ang ating pambalot. At lalagyan po natin siya ng pandikit. Ayan po ang ating pandikit. Ididikit po natin ito ng bonggang-bongga. Ayan po. Okay na po. So, isa pa. So, pakita ko muna sa inyo to . Dapat po yung ating sumbusa at wrapper, dapat babalutan natin ng plastic. Kasi po pwede po itong manigas. Opo. So, ganyan po. Babalutan po natin ng kahit ano na plastic para hindi po siya manigas. Magdadry po yan dahil po sa hangin at maninigas po siya. So, ayan po ulit ang ating pambalot ng ating sumbusa. Yan, kita niyo po ang aking ginagawa. Binabalik ko po siya sa loob ng plastic. Siguraduhin niyo po na wala pong butas sa ilalim. Ayan po ang ating laham na may vegetables. Ayan, ipasok po natin siya sa ilalim. Para po magpantay po siya. Ayan na po. Ayan po. Si
siguraduhin po natin na wala pong butas. Ayan po. So, babalutin na po natin siya. Ayan po. Sisiguraduhin po natin na wala pong butas, guys. Para hindi po siya ma-reject. Bawasan po natin at ito po ay sobrang haba. Ayan. And then, pandikit po natin. Ayan po. Ididikit po natin siya ng bonggang-bongga. Ayan po ang aming kusina. Kusina ng aking mga madam. So, ayan na po. Tapos na po siya. Paalam! Papakita ko po yung mga natapos na po na nagawa ko po. Oops! Maraming salamat po, Divine Stevie po, at your service. Thank you for watching. Sa ulitin po, sana nag-enjoy po kayo.